Kapogi at welcome back sa aking channel. At ang video po natin ngayon ay magbabike check tayo ng aking Laberry 60327. Old na to, pero sabi nga old but gold. So ngayon i-review natin yung mga ginamit kong pyesa dito for the first time na ibablog ko tong aking full sus na bike na to. So tara mga Kapogi, samahan niyo ako sa aking vlog na to. At kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel. At kung saan ang kalimutan na mag-like at pitikin yung notification bell sa gilid para lagi kang updated sa mga bagong videos na ina-upload ko. Tara, simulan natin ang bike check na to pagkatapos ng intro. Simulan po natin ang bike check sa aking full sus na to mga Kapogi. Ito po ang aking frame na Laberry full suspension at may suspension po na box float. Ayan po siya, medium size po, Laberry AM6327 na full suspension na 27.5. At syempre mga Kapogi, hindi mawawala yung ating DDN na yan. Rock brush po ang aking lagayan ng tubig. At naka driver seat post po ako na KS Antatak. At ang saddle ko po ay GUB. Ayan po siya. At pagdating po sa handlebar mga Kapogi, ang gamit ko po na handlebar ay Spunk na 760 ang haba. Ayan po siya. At ang gamit ko pong steam ay Srekra po ang tatak. Ayan po, Taiwan brand po yan. At kung mapapansin nyo mga Kapogi, ang mga pyesa kong ginamit ay iba-iba na. Hindi na po siya yung original na pyesa ng aking Laberry 6327. Kasi nga po, nabili ko lang po itong frame na to sa aking tropa at binuo ko rin. At pagdating po sa preno, ang gamit ko pong preno ay hydraulic na Shimano. Ayan po siya. At ang aking pong brake disc ay SRAM po na 180mm. At ang aking pong suspension ay RockShox na 35RL na may travel na 160mm travel. At ang gamit ko pong gulong ay Maxxis na 27.5 by 2.50. Ang rim set ko po ay Deka. Yan po yung original na rim ko po na galing sa Java Puria ko po na full suspension din. At ang gamit ko pong hub ay Goser na 490 red color. Medyo may kalumaan na rin po itong pulses ko na to, pero may dating pa rin po naman at ika nga ay may tindig pa rin at pwede pang pambaragan. At ang fender ko po o mudguard ay Spunk at tatak. May sentimental value na rin po itong bike na to, kaya hindi ko rin mabitaw-bitawan. Sabi nga, marami na rin kami pinagsamahan ito at ilang taon na rin kami magkasama nito, hindi lang sa trabaho pati sa laro sa Jamboree dito sa Malaysia. At mga trail namin dito talagang panalo naman gamitin. Ang sarap gamitin, hindi kayo papahiya. Kung nung nag-aaral po ako mga Kapogi ay hindi ako nakakatanggap ng mga medal, ngayon po ay nakatanggap ako ng 5 medal dahil sa bisikleta na to, dahil sa mga laro namin sa Epic Race dito at Jamboree dito sa Malaysia. At dito rin po nagsimula ang lahat kung bakit nagbablog ako ngayon at napapanood nyo ang aking video. Lumang modelo na po pero marami ng pinagdaanan, ika nga. Sabi nga po ng isa kong idol na si Idol Sobiet, may bakas na lang kahapon. At eto naman po, marami ng pinagdaanan tong bike ko na to. Ayan po ang aking Laberry na 27.5. Pagdating naman po sa drivetrain mga Kapogi, ang gamit ko po na crank ay SRAM X5 po. At ang aking pong chainring ay 34 teeth na Rock Bros. At ang gamit ko po na chain
Ayan po, YBN na gold. At ayan po ang aking cassette. Ang pinakamaliit po ay may 11 teeth. At ang pinakamalaki po ay may 46 teeth. At ang aking pong deroller, ayan po, SRAM X5. Na 9 speed lang po. Hindi ko po pinapalitan tong aking drivetrain na to. Kasi po, mas maganda pong ikambyo pagdating sa ahon yung 9 speed. Mas mabilis pong makarating doon sa pinakamalaki na sprocket pagdating sa kambyuhan. Ayan po ang aking gulong na Maxxis Asigai na 27.5 by 2.50. Ayan po yung simpleng setup ng aking pulsos na Leperi, mga kapogi. At budget na budget po ang pyesa na nakabit dyan. Talagang okay naman po siya at talagang magagamit naman po ng ayos. At subok ko na rin po sa trail. May mga bagay po talaga tayo na hindi natin mabitaw-bitawan kasi ika nga, wala pa tayong pambili. Pero totoo po yan. Pag marami na kayong mga pinagdaanan at talagang napamahal ka na rin sa isang gamit mo, ang hirap bitawan. Parang ang hirap ibenta, mahirap palitan. Nagbibigay ng swerte sa atin at nagdala sa atin kung nasaan tayo ngayon. At hindi po sa pagmamayabang, mga kapogi, ito pong bike na to ay nailibot ko na po ng Singapore nung kami nag-RTI. Kaya po masasabi ko sa bike ko na to, talagang napakahalaga para sa akin. At masasabi ko po na old but gold. So what's up, mga kapogi? At ayun nga po, natapos natin ang aking bike check dito sa aking Leperi na 6327 na old school but gold, ika nga. So maraming salamat po sa inyong panonood at walang sawang suporta sa aking channel. Sana po ay pagpalain pa po kayo lahat at sa muli po natin pakikita, mga kapogi. At bago po pala ang lahat, mga kapogi, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe my YouTube channel at huwag mo na po sanang kalimutan na like, comment sa baba at pitikin nyo na rin po yung notification bell sa gilid para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na ina-upload ko. Paano, mga kapogi? Maraming salamat po ulit. Hanggang sa muli po natin pakita, ito po ang inyong likod, Amat's Bitikleta. Bye!